dito. So, kumita ako ng 3-2 nang walang ginagawa. 3,200 nang walang ginagawa. What's up, mga kakampis? Yeah. Vlog guys, nabasa niyo naman si title kung ano yung gagawin natin. May na-discover na naman ako kung saan pwede tayong kumita, and alam niyo naman sharing is caring, and ayun nga, hindi ko sinasabi na gawin niyo rin kung ano yung ginawa ko ha. Sineshare ko lang sa inyo kasi na-discover ko nga siya and feel ko naman okay siya para sa akin ha. Hindi ko sinabing do your research then guys. Okay. So, ayun, i-share ko na sa inyo kung paano ako kumikita nang wala akong ginagawa. Like, legit wala akong gagawin. So, again, guys, hindi ako expert sa mga ganito. And, ayun, tuturuan ko muna kung paano nyo siya i-download para mabilis. So, uulitin ko, uninstall ko lang siya. Wait lang, guys. So, ayun, guys. Punta lang kayo sa link na ilalagay ko sa bio ko, which is, sa bio ko, sa description box dyan below. Click nyo lang yan. Tapos, lalabas tong account registration. So, pwede kayo mag-register na agad dito or i-install muna. So, ganito mag-install, guys. Punta lang kayo sa download app. So, tingnan nyo kung Google Play, App Store, Apple IPA, Android APK, iOS H5. So, ako kasi gusto ko siya i-install. So, yung pangatlo yung pipindutin ko. So, yan. Nalabas yan. Tapos, allow. Close. Tapos, allow ko lang siya ulit. Allow nyo lang ulit. Tapos, click nyo to. And, ayan. Click nyo yung install sa taas. Tapos, lagay nyo lang yung password nyo. And, install nyo lang siya. And, trust. So, ganyan lang yung ginawa ko. Basahin nyo na rin para sure. Tamad kasi ako magbasa. Pero, yun. Basahin nyo siya. Tapos, done na natin. So, ayan, lalabas to. Lalabas tong app installation kime-kime. So, click nyo lang install. And, finish. Ayan na siya. Nag-install na siya. So, wait lang natin siya mag-install. So, ayan guys. Installed na siya. And, open na natin siya. So, ganyan yung lalabas pagka-open mo. Pero, syempre, wala pa yan. So, check muna natin kung ano siya. Dito sa settings, makikita mo yung about sa kanila. So, scroll mo lang and basahin na lang natin. Yan. So, etong Bitbank, isa siyang quantitative wealth management wallet under Bitbank Exchange in Japan. So, dedicated to create a world-class traffic portal for the metaverse and web 3.0. So, ano siya? Isa siyang crypto ganun. Bumubuo ito ng intelligent quantitative web 3.0 strategy system of Oracle plus AI plus big data that intelligently earns profits in web 3.0. So makikita nyo rin dito yung function system nila at yung income mode nila kung paano tayo kikita ganun. Makikita dito yung monthly rate of return tsaka daily rate of return. So pag in-entrusted mo siya ng 1 day, 24% ganun, tapos 0.8 yung daily rate of return niya. Nakikita naman dito yan. So, ayan guys, nagsusupport siya ng iba't ibang assets gaya ng USDT, BTC, ETH, BNB, at TRX. And dito, makikita nyo rin yung eco-partner nila, yung mga partners nila, ayan, nasa baba. So, search nyo na lang if gusto nyo pang malaman yung about sa kanila, ganun. So, ayan, super dali lang gumawa ng account and tuturuan ko kayo kung paano gumawa. So, yan. Click mo lang yung login now. And, sign up now. Ayan. Sign up na kung wala ka pang account. So, diba, plus 44 siya. So, gagawin natin siyang Philippines. Scroll lang natin. Ayan. Tapos, lagay niya lang yung number niyo. Ganyan. Tapos, password. Sa password, kailangan ano lang, 8 to 12 lang, uppercase and lowercase, tsaka numbers yung ilagay nyo. Tapos, confirm nyo. Tapos, click nyo tong get verification ko. Tapos, may magta-text sa inyo, ilalagay nyo lang siya dito. Yan. After nun, maglalagin na tayo. Kasi, ganun nga lang kabilis gumawa ng account. So, lalagin na ako. So, ayan, nakapag-login na tayo. So, ayun, i-explain ko muna siya sa inyo kung paano tayo kikita at paano siya gawin. So, pagka-open mo, nandito tayo sa tab ng market. Ayan, makikita nyo. 1 day, 15 days. Ayan yung lock-in period niya. Kunwari, eto.
Ayan, one day lang siya one day niya, ang kikitain mo, 24%. Mag-i-increase siya ng 24%. Tapos sa 15 days, 36%. 30 days, 48%. 45 days, 60%. At 60 days, 72%. So, ang maganda dito, i-entrust mo lang sa kanya. Tapos, kikita ka na wala ka talaga as in gagawin. Maghihintay ka lang ng 1 day. Kung gusto mo, 15 days. Kasi mas matagal, guys. Kunwari, 15 days yung pinili mo. Mas malaki yung kikitain mo kasi dun sa 1 day. Kaya, mas maganda siya. Pero dahil nga nag-i-start pa lang tayo, nagtatry-try pa lang ako, ang ginagawa ko muna, 1 day lang para the next day, makikita ko agad kung legit ba siya, kung kumikita ba ako, ganun. At so far, so good naman. Ang dami ko ng kinita dito, guys. Mamaya papakita ko sa inyo. And test na nga natin siya. Actually, guys, nag-deposit na ako dito ng 2,000 USDT. Ito, makikita nyo. Nabawasan na siya kasi tinry ko mag-withdraw. Kasi nga, baka mamaya hindi ko ma-withdraw, ganun. So, tinry ko agad mag-withdraw ng $100. At, ayun, na-withdraw ko naman siya ng maayos. Kaya, tuturo ko din siya kung paano. So, ayan, naglagay ako ng 2,000 USDT dito and na-withdraw ko ngayon 100. Tapos, yung putal dito is yung kinita ko na. So, one day ko lang siya in-entrust, kumita ako ng 15.9999 USDT. So, kung ira-round off natin yon 16 USDT. So, kung i-convert natin siya to peso, so 16 times, kunwari 52 ngayon. Di ko kasi alam kung magkano yung peso ngayon, peso to dollar. Pero, ayan. So, yon one day pa lang kumita na ako ng 832. Oh my God, diba? Wala akong ginawa nun na. Nilagay ko lang yung USDT ko sa kanila. In-entrust ko lang. Kumita agad ako ng 800 pesos, diba? As in, wala talaga akong ginawa. Promise mo tayo na. Also nga pala, guys, pwede kang pumili dito. Diba? Ito USDT. Tapos, if meron kang ETH, pwede yung ETH yung gamitin mo, yung Ethereum nyo. Pwede nyo siyang i-entrust dito if yun yung meron kayo. Kung may Bitcoin naman kayo, pwede rin Bitcoin, pero 15% nga lang siya. Yan o, 15% yung i-increase. Sa BNB, 15% din. Tapos sa TRX, 21%. Mas malaki sa TRX. Pero ang pinakamalaki is USDT, kaya mas prefer ko dito. So, paano nga ba ako kumita dito, guys? So, napakadali lang. Punta lang tayo dito sa wallet. And then, click natin yung recharge. So, ganito mag-deposit dito. Ayan, makikita nyo yung currency, pwede kayong pumili. Kung meron kayong Ethereum, yun yung gagamitin nyo, ganyan. Eh ako, ang bet ko USDT. And ayan, makikita nyo yung transfer network is TRC20. So, yun yung address na kukunin natin sa Binance account natin. So, ayan, ikakopy lang natin tong address. Yan, copied. So, may instruction din naman siya. So, pwede nyo siyang basahin para mas detailed dito. Ayan, please send the currency amount and ganyan, ganyan. So, ayan. So, next is pupunta naman tayo sa Binance account natin. So, if wala pa kayong Binance account, super dami ang tutorial sa YouTube and super dali lang gumawa ng Binance. Para lang siyang GCash. So, ayun yung gagamitin natin kasi dito ako nagta-transfer and madabilis lang siya ma-withdraw through GCash, ganun. So, ayun, mag-search lang kayo sa YouTube, super daming tutorial dyan. Lagay nyo lang is how to recharge Binance, ganun, how to create account on Binance. Super dami, guys. So, ayan, makikita nyo may 99.99 ako dyan kasi may charge ata yung mga transaction dito kaya nabawasan siya. I mean, mag-withdraw tayo, click lang natin yung, eto na lang, USDT para mas madali. Tapos, withdraw. Tapos, may lalabas na send USDT. Long press natin, i-paste natin yung kanina. Ayan yung nandun sa kaninang nag-recharge tayo yung address dun yun. Pwede rin yun naman scan pero mas prefer kong copy-paste na lang. So, yan, yung network is TRC20. Ngayon, confirm. Tapos, i-recharge ko na lahat. So, max na natin. Ayan. And, ito lang yung matatanggap ko. Kita nyo yung receive amount sa baba. 99. Kasi nga, may network fee siya na 1 USDT. So, withdraw na natin. Wait lang natin siya. And, confirm. So, yan, send code lang tayo. So, ilagay lang natin yung verification natin. Tapos, submit. And, ayan, withdrawal processing. Estimated time, 23:06:15. So, wait lang natin siya. And, magbabalik na lang siguro ako. So, ayun, guys, umabot siya ng 20 minutes and andito na ulit siya. So, ayan, 2,045 USDT na siya.
And ayun na, nakapag-recharge na tayo ng successful. So kailangan nyo lang talaga maghintay kasi 5 to 30 minutes bago siya dumating. So ayun, punta na ulit tayo sa market and itatry na natin kung paano siya nangyayari. So etong USDT yung lagi kong gagamitin and one day lang siya kasi try lang ako. Pero nasa sa inyo nga kung gusto nyo 15 days, 30 days kasi mas malaki yung kita. Pero mas gusto ko yung one day. Mas prefer ko to. And ayan, ang gagawin ko, lahat ng laman ng wallet ko is ilalagay ko, imamax ko yan, USDT, i-all ko. Tapos, ilalagay, ang minimum nga pala dito, minimum amount is 10 USDT, which is pag kinonvert mo into peso is 500 plus. Pwede ka na magsimula and pwede ka na humita. Pwede mo na siya i-recharge dito and ayan, kikita ka na. 500 lang puhunan, ganun. So, makikita nyo yung usable ko dito is 2,045 and yung entrusted transaction is 0 pa lang kasi gagawin pa lang natin siya. Pero kapag may na-entrust ka na, maghihiwalay na siya. Like, makikita mo yung usable. Kuwari nilagay ko lahat yung 2,000 dito, magiging entrusted na siya. Yung 0 magiging 2,000 na, nandun na lahat yung pera ko. Tapos, makikita ko sa usable yung kinita ko na. Lalabas na doon kahit di pa tapos yung cycle, makikita mo na kung magkano na yung kinita mo kasi early nga siya, early siya nag-earn. So, ilalagay ko lang dito yung transaction password ko. So, kayo, kakailangan nyo rin gumawa and number lang dapat yung transaction password nyo. And meron ako doon, 6 digits lang siya. Tapos, confirm ko lang siya and ayan, makikita nyo na. Yung income ko, trading income ko is 16, nandyan. Commission amount, yung kung magkano pinasok mo. Yung trading income, which is 16.36 and expected monthly return 24%. And ayan, yung commission period, 1 day. And yung kung kailan mo siya in-entrust, nandyan yung creation time, tapos yung end time, kung kailan din siya matatapos, is same lang din kasi one day lang siya. So, makikita nyo naman siya dyan. Oo nga pala guys, may mga minimum amount sila. So, dito sa 1 day, 10 USDT. Sa 15 days, 100 USDT. Sa 30 days, 500 USDT. 45 days, 1,000 USDT. 60 days is 3,000 USDT. Kasi nga lumalaki yung ano niya, yung balik sa'yo. Kaya kailangan yung minimum, malaki rin yung ipapasok mo. Kaya siguro ganun. So, another way naman to earn is pupunta tayo dito sa Teams. Another way lang to ha, pero pwede kang kumita kahit di ka mag-invite. So, dito sa invite friends. Oo nga pala guys, eto na yung kinita ko. Yung total revenue ko is 46.77 USDT. So, i-convert natin siya. Gawin na nating 47, i-round up na natin. So, 2,400 yung kinita na natin dito sa pag-e-entrust ko na to sa Bitbank. So, ayan. So, super saya na. Kumita na agad ako ng 2,400 nang wala akong ginagawa. So, 3 days ko lang siya ginawa and kumita na ako ng 2,400, diba? Kaya gusto ko talaga siyang i-share sa inyo and decision nyo naman kung itatry nyo siya or hindi. So, ako lang yung trial nyo. Parang ako lang yung nagtatry kung gumagana ba siya. So, sa akin gumagana siya. Sa akin na ngayon gumagana siya. Tapos dito, i-click nyo lang yung invite friends. Tapos sa labas yung invitation code nyo na pwede nilang i-enter once nagre-register na sila. Or etong link na to, i-copy nyo lang. Kasi meron kayong 10% of direct push income and enjoy 1% to 2% of unlimited income. So pag nag-recharge yung mga in-invite mo, magkakaroon ka rin ng income. So palaki ng palaki yung na-invite mo, palaki ng palaki yung magiging income mo. So, ayun guys, yun lang naman. And i-wait lang natin matapos yung in-entrust natin. So, ayan, nandiyan na siya sa entrusted transaction. And i-wait lang natin siya ng one day. So, magbabalik ulit ako bukas kasi nga ipapakita ko sa inyo kung magkano na yung kinita ko tomorrow. So, ayun, bye. See you tomorrow. Hi guys! So, it's been 24 hours. One day na yung nakalipas. And, di ko alam kung nag-focus sa kanyang camera. Pero, ayan. One day na yung nakalipas and kaka-uwi ko lang nag-SM kami. Basta may pinuntahan kami tapos kaka-uwi ko lang. And, titingnan na natin kung magkano na yung kinita natin. And, excited na ako. So, check na natin. So, ayan. And, dito sa robot, dito sa trade, makikita natin yung robot list. At, i-reload ko lang siya. Tada! So, makikita nyo nakalagay no data. Ibig sabihin, tapos na yung cycle niya. So,
check na natin sa wallet natin. And ito na lahat, 2,062 na USDT yung nasa wallet natin. So makikita natin dito sa total revenue USDT na meron na tayong kinitang $63. So itong $63 pag kinonvert natin, 63 times 52 equals 32. So kumita ako ng 32 nang walang ginagawa, 3,200 nang walang ginagawa. Naghintay lang talaga ako. Ay, may ginawa pala ako, naghintay. So yun lang talaga yung ginawa ko. So ayun, pa one day lang ako. So naka-apat na one day na ako dito, kaya 63 na yung kinita ko. And makikita natin dito. And tuturuan ko pala kayo kung paano mag-withdraw. So click lang natin tong withdraw. And click lang natin tong 1,000 lang muna kalahati yung i-withdraw natin. Tapos dito yung ilalagay natin yung address nung Binance account natin. So pupunta lang ulit ako sa Binance ko. And ito yung address na makikita natin. Copy lang ulit natin. And ilalagay na natin siya dito, please. So yan. Makikita nyo yung minimum withdrawal amount is 3 USDT. So pwede ka na agad mag-withdraw kahit 3 USDT pa lang yung kinikita mo. Kaya super ganda nito. So ayan, ilalagay lang natin yung transaction password natin. Ayan, so to be confirmed pa siya and maghihintay pa tayo. Ayan. Oo nga pala guys, yung withdrawal requires 3% handling fee and the first withdraw is free of charge. So kung first time mo mag-withdraw, walang kaltas. Pero pag second, third, kung sunod-sunod ng withdraw, may 3% na kaltas na siya dun sa i-withdraw mo. Kasi nga may fee siya, ganun. So ayun guys, natanggap ko na siya sa account ko and na-deposit na yung 1,000 USDT natin. So ayun na, nag-email na sa atin yung Binance. So titingnan natin sa mismong app kung nandun na siya. So ayun, so kita nyo may bawas na 0.79 kasi nga may transaction fee. Pero ayan, may 999 na tayo sa Binance account natin at i-withdraw ko na siya sa GCash. So meron na tayong 50k plus. So ayan. Super happy ni Ate Shaina niya. So ayun, yung natitirang 1,062 dito is paulit-ulit ko pa siyang i-entrust or ibabalik ko yung 1K ko dito na USDT tapos entrust ko pa rin siya kasi nga sayang naman, matatambak rin lang naman siya. So ayun. So sa ngayon gumagana siya at gustong gusto ko siyang gamitin. Kaya ayun, itry nyo na rin kung gusto nyo, nasa sa inyo naman. Basta yung links ay nasa description box at arat na. So yun, if gusto nyo lang itry, nasa link yung description box. At maglalagay rin ako ng contact sa Telegram. If may hindi kayo maintindihan ganun, pwede nyo siyang i-chat in English guys ha. Kaya ayun. Thanks.